Isa pong pinagpalang araw po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo upang basahin ang salita ng ating banal na Panginoon. Dito po sa Aklat ng Awit, Kabanata 103, Talata 1-3. Ang pag-ibig ng Diyos. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aking magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa umaga pong ito, sama-sama po natin sambahin, dakilain ng ating Panginoon. Awitin po natin, Nobody Like You. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. We glorify your name. Dakila ka, Panginoon. You have given me a reason, so I'm singing. Jesus, we worship you. Hallelujah.
Sige po, sa oras pong ito, muli po nating sambahin ang ating Panginoong Yesus. Siya po ang ating hari sa ating buhay. Awitin po natin, King of my heart. Holy, worship you, Jesus. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, He is my song. You are good, good, oh, you are good, good, oh, 'cause you are good, good, oh, you are good, good, oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves, oh, He is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days, oh, He is my song. Let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves, oh, He is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my day, oh, He is my song. 'Cause you are good, good, oh, 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 you're never gonna let, you're never gonna let down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. You're never gonna let, never gonna let me down. 'Cause you are good, good. God is holding on.
The night is holding on to me. God is holding on. Oh, we glorify your name, Lord. We worship you, we worship you, Jesus. Oh, you are my King. Oh, we give you the honor, glory, and praise, God. We worship you, Jesus, the King of Kings. Oh, hallelujah, Jesus. We lift your name. We lift your name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa umaga po nito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo, pangungunan niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa pagkapala na amin natatanggap, sa pag-iingat at proteksyon niyo po sa bawat isa. Sa umaga po nito, Panginoon, sa inyong gawain, malaya po kayong kumilos, Banal na Espiritu. Kayo po ang patuloy na manguna sa lingkod mo na gagamitin. Dalangin ko po, Panginoon, na puspusin mo siya ng iyong Santo Espiritu, Panginoon, upang ang bawat salitang lalabas sa kanyang labi, Panginoon, ay magipagpapala sa bawat isa na makikinig. Ganon din po, Panginoon, sa bawat isa na makikinig ng iyong salita, maging bukas ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, upang malaya po namin matanggap ang mga mensahe po ninyo. Kayo po ang mapurihan at maparangalan. Ito po ang aming hininga at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpalang araw po sa inyo lahat. Ito na po ang ating 25th linggo na tayo po ay naka-community quarantine. Sa kabila po ng napakahaba ng ating pagbabakasyon sa kanya-kanyang tahanan, ang pagpapala ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos, yung kanyang pag-iingat, yung protection niya, no, yung pagmamahal niya, ay ating nararanasan sa araw-araw. Hindi lamang natin, kundi ng ating mga pamilya. So, ang gusto ko pong i-share sa inyo ngayong araw na ito ay yung peace of God. Ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Ang kapayapaan na bigay ng Panginoon. Kasi po, itong mga nakaraang linggo, ang dami-dami po nating mga natanggap, narinig ng mga balita na mga nangyayari sa ating paligid, hindi lang sa paligid, kundi mismo sa mga pamilya natin, mga taong malapit sa ating buhay. Katulad po ng nangyari sa amin, yung mga kapatid ko, pamangkin, mga bayaw, last week nag-start na sila po ay na-quarantine dahil po yung isa sa kasama nila sa compound ay may nag-positive. Siyempre, nung natanggap po nila yung ganung balita, nakaramdam sila ng takot, ng pangamba, yung mga tanong na, ano kaya ang mangyayari sa amin? Hindi na kami makakalabas, hindi kami makakapagtrabaho. Maraming tanong po yung sumasagi sa isip nila. Ang nangyari pa, unang araw pa lang ng kanilang nararamdaman, nakabalisahan, ano? Eh, dinaan sa TikTok nung kapatid ko. Pero sa kabila noon, after na noon ng mga tawanan yan, babalik na naman sila doon sa normal na sitwasyon. Paano na kaya? Paano na kaya? May kabalisahan, may takot. Meron silang naramdaman personally. Purihin ang Panginoon kasi po alam nyo, bago po ako tumayo ngayon, meron akong natanggap na magandang balita na ang resulta ng test ay negative. Tinugon ng Diyos ang panalangin ng aking mga kapatid. Tinugon po ng Diyos ang panalangin natin. Salamat po sa mga suporta ninyo sa panalangin. God is good po. Yun nga po, dahil sa mga nangyayari ngayon, ang dami pong nakakaramdam ng takot,
ng kabalisahan. Kanina lang po madaling araw, 1:41 a.m., may nag-chat sa akin. Sabi niya, Tita Pelo, kailangan kong ng prayer ninyo. Pag-pray niyo ako na magkaroon ako ng peace of mind. Kasi natatakot ako, nababalisa ako kung ano-ano na naiisip ko. Sabi niya, pag ako'y may naririnig na hindi magandang balita, mga nangyayari, kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko hanggang hindi na ako makatulog. At kapag ako naman ay nakatulog hanggang sa panaginip, para akong sinasakal, sabi niya. Ang dami po na mga ganung sitwasyon ngayon na humihingi ng panalangin. Meron po diyan na nagpapapray, Tita Pelo, pag-pray niyo kami. Hindi namin alam kung paano makaka-move on sa nangyaring ito. Dahil sila po'y namatayan ng kapatid. Nakakaramdam sila ng lungkot. Iyak sila ng iyak. Hindi nila alam paano sila magbubuon sa sitwasyon ito. Pero alam nyo, naiintindihan ko, sabi ko nga sa kanila, naiintindihan ko yung nararamdaman nyo kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero ang Diyos, kaya niyang pagalingin ang sugat sa iyong puso. Yung balisa, yung takot, ang Diyos lang makakapagtanggal niyan. Ang gusto ko pong i-share, sabi ko nga, peace of God. Ang sabi po sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So sabi ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang kapayapaan ang ibinibigay niya sa inyo, ang ibinibigay niya sa iyo at sa akin. Kapayapaan na hindi mo makukuha sa sanlibutan. Kapayapaan na hindi mo makukuha sa kanino mang tao, sa anumang bagay. Kapayapaan na hindi mabibili ng gaano mang kalaking halaga. Ang kapayapaan na binibigay ni Lord Jesus ay libre. Kapayapaan na hindi katulad ng mundo, sa mundo may expiration, may hangganan, no? Pero yung kay Lord, yung kapayapaan na hinahanap mo ay nasa Kanya lang. Alam ng Panginoon na marami tayong pagdadaanan, marami tayong daranasin dito sa mundong ito. Ng mga problema, mga pagsubok, mga nagkakapagdulot ng takot, ng kabalisahan. Pero ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa iyo. Na kahit ano yung nangyayari sa paligid mo, magiging payapa ka kasi dito sa mga pangakong ito. Mga pangako ng Diyos na hindi napapako, hindi nagbabago. Sabi nga, ang Diyos na nangako sa atin na hindi sinungaling na tulad ng tao. Kapag sinabi niya, totoo yun at mararanasan mo yun, magiging buhay ito sa iyo. Sabi nga sa John 14, verse 2 to 3, isa sa mga pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang pinaghahanda ng magandang tahanan. Pinaghahanda tayo ng tahanan ng Panginoon doon sa langit. At kapag nakaready na yan, nakahanda na yan, ang sabi ni Jesus, babalik ako upang dalhin kayo doon sa lugar na kung saan kayo dapat. Yun ang pangako ng Panginoon. At mapapansin din natin sa verse 6, ang sabi nga, makakapunta ka sa Ama, makakarating ka sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Salamat at may Jesus. Dahil kay Jesus, tayong lahat ay malayang makakalapit sa ating Diyos Ama. Siya ang ating tagapamagitan. Sa 1 Timothy 2 verse 5, ang sabi diyan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. No? Siya ang namamagitan para sa iyo. Makakalapit tayo sa Ama. Makakadulog tayo sa Ama dahil kay Kristo. Amen? At pangatlo na makikita natin, no, ang sabi ng Panginoon, magagawa ninyo ang aking nagawa at ikit pa. Sa aking nagawa, ang magagawa nyo, yun ang pangako ng Panginoon. Kung ang ating Panginoong Yesus ay nakakapagpalayas ng demonyo, nakakapagpagaling, nakakabuhay ng patay, nakagagawa ng himala, ganun din. Bilang tayo mananampalataya at sumusunod sa Kanya,
sabi ng Panginoon, magagawa niyo yung magagawa ko. Kaya sa panahon ngayon, no, mararanasan mo pa rin yung himala, milagro ng Diyos. Kasi yun ang sabi niya eh. Di ba? May mga pangako nga ang Panginoon. Sabi niya, kung ang sino man sumampalataya sa Kanya ay tataglay ng ganitong mga tanda, kung ipapato mo ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Makakapagpalayas kayo ng mga demonyo. Hallelujah. Kaya wala kang dapat ikatakot. COVID-19, anumang virus. Sa ngalan ni Jesus, itaboy, palayasin. Alisan ang bisa in Jesus' name. Kaya alam nyo, nung mabalitaan namin na sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, yung bayaw ko, na may posibilidad na sila'y magpositibo, alam nyo, ang sabi lang namin, in Jesus' name, walang magpa-positive sa kanila. In Jesus' name, walang virus sa kanila. In Jesus' name, hindi sila tatablan yan sa pangalan ni Jesus. Kung sila man i-test in the name of Jesus, negative ang resulta. At yun nga po ang kanilang naranasan. Ang himala at milagro ng Panginoon, yung pabor ng Diyos. Amen? Isa pang makikita natin na magbibigay sa iyo ng kapayapaan doon sa verse 13 ng chapter 14 ng John, na ang sabi ni Jesus, ano man ang hingin mo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay sa iyo. Ano man yung kailangan mo? Financial? Kagalingan? Himala? Kapayapaan? Kailangan mo yan? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, humingi ka sa Ama at ibibigay sa iyo. Wow! Ang sino mang lumalapit sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Hindi mapapahiya. Hallelujah. Isa pong makikita natin na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at walang dahilan para ikaw ay mabalisa. E sa verse 16, ang sabi ng Panginoon, aalis ako at isusugo ko ang taga-aliw at ang magpapatnubay sa inyo. Nandiyan ang banal na Espiritu ng Diyos para ikaw ay patnubayan, para ikaw ay tulungan, para ikaw ay palakasin, para ikaw ay paalalahanin. Nandiyan ang kapangyarihan ng Diyos. Nandiyan ang banal na Espiritu. Amen. Ito dun sa verse 18. Ang sabi ni Jesus, babalikan kita. Babalik ako. Wow. Aalis ako, pero babalik ako. Sabi ng Panginoon. No? Ilan beses ka na bang iniwanan? Ilang beses kang iniwanan na nasaktan, pero hindi ka binalikan. Pero ang Panginoon, hindi ka sinaktan, pero babalikan ka pa. Wow, grabe. Ibang klase talaga ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, dito pa lang, makakaramdam ka na ng kapayapaan eh, kapanatagan. Diba? Sa verse 19, ang sabi dyan, no? May encourage ang papayapa ka. Sabi ng Panginoon, mabubuhay tayong muli. Makikita mo dyan sa verse 19. Ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo na namatay, ang sabi, sila'y muling mabubuhay. Tayo muling bubuhay ng Panginoon. Bibigyan tayo ng glorified body. Amen. Yung nabubulok mong mukha. Nabubulok mong mukha o nasisira mong ano. Shape ng mukha dahil tumataba ka, pati ulo mo sumasabay. Ako, hindi na yan ganyan pag nasa heaven ka na. Glorified body na. Amen. Verse 21. Ang sabi ng Panginoon, magpapahayag ako sa iyo. Sa verse 23, mananahan ako sa iyo. Yun ang sabi ng Panginoon. Amen. Di po ba, na-experience yun na po ba yung habang ikaw ay nag-worship, nag-sumasamba sa Panginoon, and then sasabihin mo, Lord, more of you, more of you, more of you, Jesus. So alam nyo, ang sabi ng Panginoon, magpapahayag ako sa iyo.
mas lalo pang magpapakilala ang Panginoon sa buhay mo. Makakaranas ka pa ng mga iba't ibang klaseng himala, milagro, mga bagay na hindi kayang abutin ng yung mga mata ng yung pang-unawa. Yung hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Panginoon. At yan ay patutunayan niya sa iyo. Amen. Verse 26, sabi diyan, no, yun nga, meron taga-aliw, taga-encourage sa atin, taga-pagturo, yan ang Holy Spirit. Anong dahilan para ikaw ay mabalisa? Ano ang dahilan para ikaw ay matakot? Wala. Ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kaya sa huling verses ng chapter 14 verse 27, ang sabi doon, huwag kang mabagabag. Huwag mababagabag ang iyong kalooban at huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag. Mas matindi ang nasa atin kaysa sa nasa sanlibutan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Andiyan siya lagi. Hindi man natin siya nakikita, pero nagpaparanas siya, totoo siya. Amen po. Always po, tayo po'y manahan sa salita ng Panginoon. Manahan sa salita niya, basahin, pakinggan, isapamuhay ang kanyang salita. At ang sabi ng Panginoon, lahat ng umiibig sa akin, lahat ng mga pangako yan na nabanggit sa chapter 14. No? Pag binasa mo, ang sabi diyan, ang lahat ng nakikinig sa aking mga salita, lahat ng tumutupad sa aking salita, lahat ng umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, ano, mararanasan yung mga pangakong yan. Amen. Sige po tayo pong lahat ay umuko at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong mga salita na nagbigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Mga salita mo na aming mapangahawakan, salita mo na buhay at totoo. Tunay nga po, dalangin ko po sa bawat nakinig sa araw na ito na patuloy na ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. Ang kapayapaan na kanilang ninanasa, Panginoon, ninanais na maranasan, ito po, Panginoon, ay iyong ipagkaloob. Ikaw lamang ang tunay naming pag-asa. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming buhay. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong papuri, pagsamba at parangal. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. To God be all the glory.